Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Magandang araw sa atin lahat. At si Jeff Alaya nagbabalik muli sa ating pagbablog. So, my vlog for today regarding sa pagpapalit ng AC filter and air filter at kung bakit ba natin siya pinapalitan. Okay, so there's a tips na gagawin natin bakit natin kailangan palitan ng AC filter and the air filter. Okay guys, salamat at stay tuned lang din tayo sa ating vlog for today. So, keep safe always. Magpo-proceed na rin tayo. Thank you guys. Okay guys, sisimular, meron tayo ditong AC filter. Ayan. So, ito yung AC filter ng ating sasakyan. Plus, meron din tayong air filter ng ating sasakyan. Ayan. And meron din tayong spark plug. Ito. Ayan. Meron din tayong drain plug ng sasakyan sa oil. So, itatopic natin ngayon itong tatlo. So, for the tips, bakit natin din kailangan palitan, especially sa mga by kilometer din tayo. Okay guys, so let me start for the drain plug. Ayan. Drain plug yan. Itong drain plug guys, pinapalitan din. Ito yung key ng ating oil, sa oil pan na drainage ng ating sasakyan. So, kumbaga sa iba, pinapalitan to every change oil. Yan. Pinapalitan natin to tuwing tayo magpapa-change oil ng sasakyan, or depends na lang din to sa quality ng ating drain plug. Kasi minsan kasi sobrang tagal na ng drain plug. So sobrang tagal na ng drain plug, may tendency yung rubber gasket niya is luma na. So nagkakaroon tayo minsan ng mga experience ng mga leaking doon sa oil pan. Tapos sa mga katulad din namin mga gumagawa ng mga sasakyan, nagiging cause din na nasisira rin yung thread. Ayan, yung makikita nyo yung mga ngipin, thread ng drain plug. So, para ma-avoid natin yung mga leaking, ma-avoid din natin yung magkaroon tayong problema sa daan o especially sa mga travel natin. So, wag natin guys kakalimutan magpa-palit ng drain plug. Kasi ang drain plug naman, let's say, depende na lang din sa katagalan, pero nagpapalit ito every oil change or let's say by 15 to 20,000 kilometer service. Ayan. So, based din sa aming mga nagtatrabaho, pagka yung ulo ng drain plug, yung head natin is bilog na, so mahihirapan tayo mag-backlash ng drain plugs dun sa oil pan, tapos magiging high cost nyo rin sa mga any workshop. Bakit? Kasi hindi na namin siya matatanggal. Okay. So, which is kung pwede lang din na i-welding. So, may mga shop na nagtatanggal talaga. So, magiging karoon tayo ng high cost. So, avoid na lang din yung hindi natin pagpapalit ng drain plug. For our safety na lang din and sa costing din natin. Ayan guys. So, make it sure every 15 to 20,000 or much better every change oil kung kalumaan na talaga yung drain plug natin. Ayan. So, yan ang i-avoid natin, no? Sa papalit ng drain plug ng ating sasakyan. Okay, next, dito naman tayo sa air filter. Ayan, guys. Kung makikita yung air filter. Ang air filter, guys, standard din sa amin, at least 15 to 20,000 kilometer service. Depende na lang sa tinakbo o based na lang din sa paggamit ninyo sa sasakyan. So, kailangan natin siyang palitan ng air filter. Bakit? Una, ang air filter kasi siya yung nagsasunk o siya yung nagpipilter doon sa filter engine, doon sa filter box ng sasakyan natin, na para hindi pumunta yung mga alikabok doon sa throttle valve papunta sa loob ng engine. So, avoid na rin din ng pagpapalit. Magkaroon mga high cost or high damage from throttle valve, tsaka na rin sa spark plug, tsaka na rin sa loob ng engine.
So napaka-importante guys na palitan natin ng air filter. So ito naman ang mga air filter, depende na lang nasa inyo kung gusto niyo mga authenticated materials or items, or gusto niyo talaga yung may mga pangalan na kapag ng mga Toyota, Hyundai, Nissan, Mazda. Ito yung example lang ng air filter ng engine. So, ganong kalinis, ganong ka strong ng fiber ng ating air filter. So ito yung mga ways, inches yung mga nagsasanksyon ng mga dumi bago pumunta sa loob ng sasakyan tsaka sa throttle valve ng makina. Okay, so tips, 15 to 20,000 kilometer din, depende na lang sa materials, depende na lang sa anong condition na ng air filter. So kung pwede pa naman, pwede pa naman hanginan, pero based na lang din sa akin, kung talagang luma na rin, palitan na natin agad to avoid any problem na lang din sa throttle valve tsaka sa engine. Kasi pag nagkaroon na ng carbonated dyan tsaka ng mga alikabo, wala na. So andyan yung pagpapamaintenance natin, pagpapalinis, minsan nagkakaroon na ng mga leaking sa sobrang dumi na niya. So napaka-importante kailangan magpalit tayo ng air filter sa engine. Second at third, itong AC filter. Ayan. AC filter naman guys, pinapalitan din to katulad din ng air filter na 15 to 20,000 kilometer service, or depende na sa tinakbo, or depende na rin sa quality ng inyong AC. Ang AC filter ay pinapalitan ko doon sa loob ng ating sasakyan sa may drive seat na may cabin doon. So any type na lang din sa sasakyan, makikita nyo rin doon na nandoon lang yung sa loob. So pinapalitan to 15 to 20,000 kilometer. Pangalawa, ito ay napaka-importante palitan dahil doon sa loob may dalawang machine, isang meron doon sa makikita. Bakit pinapalitan? Nandoon doon yung sistema ng ayan guys, example ng ito yung air filter box. Ito yung air filter box ng ating sasakyan. So from the Middle East, kahit naman saan din tayo, magkakaroon tayong mga dash. Ayan siya, ang tindi. Ito ngayon yung quality niya, di ba? Napakadumi, quality na yan. So yung mga alikabok na yan, pag yan nakapasok na yan dito, ayan, pag yan nakapasok na dito sa loob ng throttle valve at pumasok na yan sa part din ng ating spark plug ng engine, so magiging karoon na yan, dudumi na yan. Magkakaroon tayong experience ng mga pag babibrate at sobrang dumi na lang is. Okay, so kailangan natin palitan. Okay guys, nandito naman tayo sa loob ng sasakyan. So ito yung sinasabi ko kanina, so may cabin na cabinet, ayan. So dito natin makikita si AC filter. Okay, so as you can see guys, ito yung sinasabi kong blower, tapos dito sa loob mayroong evaporator. Ayan, so magkakasama sila. Ayan yung ina-avoid natin na kailangan natin siyang palitan, kailangan din natin siyang ma-maintain. So ma-avoid yung mga problema at yung pagbabaho ng pagbuga ng AC. Ito yung AC filter niya guys. Okay, so makikita nyo sobrang luma na yung quality, hindi na talaga po pwedeng gamitin. So papalitan natin yan guys. Okay, huwag natin kakalimutan, 15 to 20,000 kilometer. Ayan siya. Okay guys, thank you. So makita natin, papalitan natin yan. Ayan guys, regarding naman sa AC filter, bakit natin pinapalitan si AC filter? Kasi sa loob ng AC cabin natin, meron din tayong tinatawag na evaporator tsaka yung blower fan. So yun yung pinoprotectionan natin dahil yun yung magiging sanhi ng mga paghina ng ating pagbublow ng hangin with kasama ng
kasama ng lamig. So, yun ang kailangan natin na maging karoon tayo ng protection doon sa loob. So, ngayon, si blower pan, isa sa magbibigay ng blower sa inyo, saan ba nang gagaling siya? Nasa loob. Tapos, magsasang siya ng alikabok through outside. So, ito makakatulong sa atin yung AC filter. So, from the AC filter, sa AC filter, pupunta naman siya sa may evaporator, siya magbibigay din ng cooling sa atin. So, para maging avoid din ng mga karoon ng lumot-lumot, magkaroon ng mga problema or pagbabarado doon sa mga clutch niya. So, bago man mangyari yon, tinulungan na tayo ni AC filter. So, sa AC filter, ito siya, guys. Yan. Ito ang AC filter ng ating sasakyan. Sa loob ng ating sasakyan. So, 15 to 20,000 kilometer service, kailangan natin siyang palitan. So, depende na lang din sa textures o sa paggamit or kung saan man siyang gawa. So, make it sure, guys, pipili tayo ng matibay-tibay na fiber. Yung hindi yung every one month lang, sira na. Tapos, palit na naman. So, high cost. So, doon na lang din tayo sa medyo may kamahalan pero alam natin na matibay at tatagal. Let's say, enough na yung 6 months. 6 months na pagpapalit ng AC filter. So, maganda yun, guys. Kung doon na tayo may kamahalan, quality, so, at least, maayos siya, matibay siya. Doon na lang tayo. At least, isang bilihan na lang. Reflex din siya. So, kasi, hindi lang naman din ang iniingatan din natin dito yung evaporator tsaka yung blower, iniingatan din natin magkaroon din ng mga lumot. Bakit? Kasi nagiging cause din yan ng baho. Bad smell ng ating sasakyan. Kasi kung tutusin o nakaka-experience na kayo ng baho ng yung pag-start nyo pa lang ng blower tapos may amoy na. So, nandoon na yung dumi niya. Kumakapit na siya. So, may mga panlinis rin naman din yun, nalilinisan. Pero may mga tendency na iba kasi sira na. So, mas maganda, regularly, 6 months or 15 to 20,000 kilometer, magpalit tayo ng AC filter. So, ma-avoid natin yung ganong problema sa ating sasakyan at yung paghina. So, tips lang din, guys. So, at least once a year, magpa-AC service kayo. Kadahilanan na yung kilo ng Freon is nababawasan. Yung compressor oil din yun, nababawasan, naluluma. Tsaka yung condenser din ng sasakyan, dumudumi kasi nasasunk niya yung alikabok throughout from the outside. So, kailangan din natin maintenance, mapalinisan siya. Okay, guys, at itong tips and advice sana makakatulong at ma-apply din natin sa sarili natin sasakyan. Kasi malaking bagay din na ma-share din natin yung mga tips na hindi yung mga natutunan ko lang din dito. So, by standard din ng sa Petromin. So, makakatulong sa atin, especially sa lahat ng may mga sasakyan, nagbabalak pa lang magkaroon ng sasakyan, makakatulong sa atin. So, 15,000 kilometer service. Itong air filter na to is every 15 to 20,000 kilometer service. Depende rin sa tinakbo at depende na rin sa quality ng ating pyesa at ang ating drain plug. Ayan, guys. So, okay. So, kung tutusin, malaking importante o malaking bagay na makapagpapalit tayo to avoid any problem and high costing lalo sa mga washout. So, mas maganda lang naman din yun kasi ito preventive. Pero kung talagang may kalumaan na talagang ano, so, i-advise ko sa inyo, mag-workshop tayo. Dahilan, kasi sila yung mga mechanical na gumagawa at mag-aayos ng ating mga sasakyan. So, yun yung mga tutulong din sa atin. So, yung aking advice lang naman din is for prevention. Bago tayo dumating sa ganung magkaroon tayo ng problema. Okay, guys? So, thank you for this day and thank you sa pag-support. Okay? So, regards nga pala sa ating CB Team family.
Okay, regards din sa ating mga admins. Kamusta po? At keep safe po tayo lagi. Lahat po tayo mag-iingat. Okay, gusto ko rin babatiin ang aking mga kaibigan dito sa Jeddah Arabia. Okay, sa aking mga katrabaho. Gusto ko rin batiin rin ang mga taga-amin din dyan sa Batangas, ang Family Siscar, Family Bunete, Family Hulgado, and sa Manila, Family Benaflor, and the Gonzales Family. And gusto ko rin din batiin din ang mga sumusuport din sa atin, especially sa mga bago nating mga kaibigan dyan. Thank you. Okay, always full support, keep safe palagi. And Jeff Alaalay, babalik. So thank you so much guys for keeping touch, watching and supportahan sa bawat isa. Thank you po sa inyo lahat. So see you soon in my next vlog. God bless all.